Welcome po sa ating panibagong video at panibagong araw naman mga ka-team, no? Ito yung sa about sa chilling natin ay malapit nang matapos ang ating kisami. So samahan nyo kami mga ka-team para sa aming gagawing pagtapos ng ating kisami. Dito sa labas ay nalagyan na namin ng PVC panel. Ayan. So ang kulang na lang nito mga ka-team ay yung paglagay ng skim coat, yung mga beam para makinis siya tingnan. Tapos dito sa loob ay tapos na. Tapos itong nasa sala ay binaklas namin yung dalawang panel kasi magkaiba yung kulay niya. Dito sa loob ng kwarto ay kasalukuyang nilagay yung mga box at saka yung flexible hose para sa kanyang electrical. Kaya habang ginagawa pa ito ay dun muna kami sa labas. Ito ay lalagyan natin ng cube light, yung maliit na ito. Bali, dinagdag ng may-ari na design. Check, no, mga ka-team, no, ay ang oras ngayon ay 11:40. So ngayon, mamaya ito ang ating isusunod na lagyan ng primer para ang sunod naman ay batakan para matapatapalan yung mga hairline crack. Itong yung mga crack na ito. Ang gamit pala natin ng ating ibatak ay yung cash. Gagamitin natin kasi matibay yung cash kasi hindi siya madaling masira. So ito yung matapos ko ngayon, half day. Sundan agad ang cash. So kailangan lagyan at kailangan mapahiran muna ng first coating siya ng primer para makita mo ang mga dapat tutukihin ng mga concrete para kasi makikita mo yung ano niya eh, magkakarang diferensya pag meron ng primer. So dito may kisami na dalawa lang ang kulang niyan. Iniwanan mo na namin kasi nahirapan kami sa pagkakita.
gabit. Kasi matigas ng puti. Matigas yung puti. Gabit. Hirap siya ipasok. Siguro sa kanyang juwin niya. Sa dugtungan. Ayun yung ano kasi naka-stress na yun. Stress na kami. Kaya lumipat kami sa ibang CR. Doon. Nilagyan na rin ng kisabi. Mamaya, kaibigan ko na ito mamaya para maliwanag sa tingnan. So yung ulo ng ano ng blind ribbage natin ay hinahasa natin kasi para magpantay yung ulo sa kanyang kesame o sa hard reflex para pagbatak ng cash ay pantay siya, hindi mag-alon-alon yung batak natin, no mga katip, makinis sa tingnan. So, nakabit na natin yung pinto dyan sa exit. At saka, halos dito sa loob ng wall, concrete wall, ay nalagyan na natin ng primer. So, dito banda, dyan sa bandang babaw ng header, ay batakan na yan ng cash. So, yung kesame natin ay nilagyan natin ng beeper para hindi siya matalsikan ng pintura kung magpintura tayo sa kanyang hard reflex. So ito yan, kung makikita mapansin nyo ay hinahasa yung ulo ng blind ribbits para kung batakan natin yan ay hindi siya pangitingnan, kumbaga plain siya tingnan. So yung mga baka magtaka kayo, sabihin nyo madaling matanggal, hindi siya matanggal kasi nakabaon yung ribbits natin dyan mga kalim, no? Kumbaga meron pa siya natirang ulo para hindi matanggal yung hard reflex para makinis siya tingnan. Kasi kung hindi mo tanggalin yung ulo ng ribbits natin ay malaking habulin ng batak. Kailangan hanggulin para mapantay siya tsaka para ma-clean. So yan, halos lahat dito ay ang hindi pa natapos dito ay dito sa isang beam dito. So maliit lang dyan. Yung dito sa kwarto ay hindi pala nagpisan ng paghasa ng mga ribbits. So yan. Itong hard reflex ay hindi na siya lagyan ng primer. Kumbaga, diretso na yung kanyang pagbatak sa cast. Pagkatapos ng batak, lihaan natin yung wool na ating binatakan ng cast. Lagyan ng pintura, yung flat. Tsaka na lang pagka dalawa yung katlo, yun na yung final. Kung ano bang ikukulay ng mayari or semi-gloss or gloss. So dito naman sa CR ay meron ding halos may kulang pang isang ano kasi kulang yung PVC panel. So halos yung mga pinto ay isa na lang ang hindi pa nakabit at saka yung mga glass window ay halos kompleto na lahat. Ayan. So ang kulang dito ay pintura at saka yung tiles. Tsaka sa may CR pa ay may nagpabili pa kami ng ano ng CPAR lens at saka studs para masimbol na yan para matapos na kasi may kisami pa dito. So dito ay dyan sa bawat kanto ay ang gagamitin natin ay CPAR lens, yung kanyang poste, yung nasa header naman, yung mga kanyang
pagkapitan ng ating hard reflex ay metal stud ang gagamitin natin. So dito na lang ang kulang. Dito na lang. Kasi dito sa labas ay halos okay na yan. Ang kulang lang nito ay skim coat yung mga kanto ng beam. Tsaka kulay. So mga ilang araw na lang ito, matapos na. So ayan, nakikita nyo may mga paper na nakalagay lang, naka-prepare para hindi matarsikan yung PVC panel natin, no, mga team. So dito sa CR ay tapos na malagyan ng ceiling. Ayan. Tapos dito sa kanyang sa kabilang CR naman ay meron na rin ceiling tsaka dito. So, is kompleto na. Ito na lang ang kulang. Kasi ang estimate namin ay halos tama lang. Kaya lang ang dumating na panel dito na naka-budget, ang budget namin dito ay yung isa, pwede namin mahati. Kaso lang, yung na-deliver dito na PVC ay hindi siya standard na sukat. Halos 290 lang. Eh, yung unang deliver ay nasa 295. So, kala ko magkapareho sila. Kaya na-short kami ng PVC. Kaya nag-request na kami ng PVC para makabitan na lahat yan. Yan. May ilaw doon sa kanto. Bawat kanto may ilaw, tapos sa gitna. Ganun din sa kabila. May ilaw doon, tapos meron din sa gitna. Meron din sa kanto. So hanggang dito na lang ang ating vlog, no, mga ka-team, no, at maraming salamat sa mga suporta nyo, sa pagsuporta sa panonood sa aking mga tutorial. I hope na mayroon din kayong mga natutunan at nakuha ng idea about sa pagtrabaho sa construction. So dito halos matapos na yung pagsetting naman ng tiles natin ay i-vlog ko pa rin para makita nyo kung paano namin ikabit o mag-layout para yung mga siro lahat na dito sa gilid ay halos magkapareho ng cutting. Yung dati, kukunin pa rin natin yung layout natin sa pag-layout sa wall natin, yun pa rin ang susundan natin sa tiles. Kasi doon nakabatay yung mga wall natin. Ah, mga atin, no? So hanggang dito na lang na, mga team. Baka mayroon pa sa inyo na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay huwag niyo kalimutan mag-subscribe para lagi kayo updated sa bawat video na i-upload ko sa YouTube.